Ano ba yan? Isang mapagpalang muling pagkabuhay po sa ating lahat. At parang hindi ko kayo makita. Ako, nakikita niyo po ba? Kaya hindi ko po kayo makita dahil nag-uumapaw po ang kaligayahan at ang hamog na ipinagkaloob ng kaluwalhatian ng Panginoon sa atin. Andyan sa inyong puso, nasa ating puso, nasa akin, nasa inyo. Ang kasiyahang iyan po ay dahil sa pamamagitan ng pagkamuling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Amen? Sabi, alas 11 na. Mahaba pa naman ito. Bago po tayo pumunta sa ating pag-usapan, tayo pong lahat ay manalangin. Tayo po tayong lahat. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo dahil sa iyong muling pagkabuhay kami ngayon ay nagkaroon ng pag-asa upang magpatuloy sa mundong ito, upang magpatuloy ng aming buhay, upang sa ganun, Panginoon, ikaw po ay aming malasap, ikaw po ay aming makasama habang kami ay nabubuhay. Maraming salamat po sa oras na ito at kami ay iyong tinipon upang mag-celebrate ng iyong pagmamahal sa amin. Hindi ka po nagkukulang, hindi ka po nawawala ng ginagawa para sa aming buhay. Ito pang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, sa umagang ito po ay pag-uusapan po natin ang resurrection power ng ating Panginoon. Alam niyo po, doon sa buong mundong ito, ito po ngayon ang ating sineselebrate. Ay yung resurrection o muling pagkabuhay ng ating Panginoong Diyos. Pero iba-iba po ng interpretasyon, iba-iba po ang pagtuturo dito. Ngayon po, ako naman po ay ibibigay ko po sa inyo kung ano ang lakas, ang power ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Basahin po natin ang ating teksto sa Luke chapter 24 verse 1 to 12. Luke chapter 24, verse 1 to 12. Very early on Sunday morning, the woman went to the tomb, carrying the spices they had prepared. They found the stone rolled away from the entrance of the tomb. So they went in, but they did not find the body of the Lord Jesus. They stood there puzzled about this, when suddenly two men in bright shining clothes stood by them, full of fear. The woman bowed down to the ground, as the men said to them, "Why are you looking among the dead for one who is alive? He is not here. He has been raised. Remember what he said to you while he was in Galilee. The Son of Man must be handed over the sinners he crucified, and 3 days later rise to life." Then the woman remembered his word, returned from the tomb, and told all these things to 11 disciples and all the rest. The woman were Mary Magdalene, Joanna, and Mary, the mother of James. They and the other woman with them told these things to the apostles. But the apostles told that what the woman said was nonsense, and they did not believe them. But Peter got up and ran to the tomb. He bent down and saw the linen wrappings, but nothing else. Then he went back home, amazed at what had happened. Series on the resurrection begins. A day of good news. Alam niyo po,
kapag sa araw po ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ni Kristo, siyempre may good news. Amen? Kung walang resurrection, wala rin good news. Amen? Walang resurrection, wala rin good news. Wala rin tayo dito upang magdiwang. Wala rin magsasaya. Wala rin magpupuri kung walang resurrection. Pero bago po yun, ito po yung, bago tayo pumunta doon sa resurrection, ito po yung mga nangyari nung doon sa cross before and after. The upper room's promises of the disciples or yung Last Supper. Remember po, or muling pagkabuhay. Ang pagkanulo ni Kristo, ni Jesus, at ang bago kay Poncio Pilato. The crucifixion, yung pagkapako, at siyempre andyan po yung the seven last word. The despair of the woman, yung mga nagpunta doon sa puntod na wala silang nakita. Lahat pong ito ay nangyari bago pa man ma-crucified ang ating Panginoon. At ngayon, dumating na ang resurrection. The resurrection power. What power is? Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Kung anong klaseng power po ang nakapaloob dito sa resurrection power. Mayroon po akong tatlong puntos para dito. Ang unang puntos po, the resurrection power. Resurrection is almighty power. Resurrection power is the greatest of all. Kung titignan po natin, ang muling pagkabuhay, ito ay napaka makapangyarihan. Di po ba? Pag tayo ay nasa kalidiliman, sa buhay natin ngayon, pag tayo ay nagkakaroon ng suliranin sa buhay. Kung tayo ay nagkakaroon ng paghihirap, ano po ang ating kailangan? Ay pag-asa. Ay muling pagkabuhay. Naalala ko po pagka kami ay gumagawa ng, may mga kliyente kami na nagpapagawa ng bahay at gumagawa kami ng electrical supply. Alam niyo po, pag kami ay gumagawa, yung mga kliyente, nag-aabang yan kung ano ang mangyayari kasi hindi nila alam kung paano yung mangyayari, kung maayos ba namin yung ilaw na yon, maayos ba namin ang power na yon o hindi. Maraming proseso. Subalit mga kapatid, pag ito ay nalagyan namin ng power at nailawan namin, napakasaya ng aming kliyente. Kahit kami, napakasaya. Dahil doon sa pagbibigay ng liwanag sa kanila. Amen? May mga pangyayari sa ating buhay. Subalit, ang lahat ng ito ay pansamantala lamang. This is the age of power. Ito po yung mga gusto ko pong ibigay muna sa inyo ang mga power dito sa mundo, sa kasalukuyan. Mayroong power ng eroplano. Mayroon tayong automobiles. Spacecraft. Siyempre, power of knowledge. Di po ba? Scientific breakthroughs. Andyan din yung nuclear power. Napakalakas. Domestic and destructive. Sobrang napakalakas po ang mga yan. Subalit ang lahat po ng ito ay pansamantala lamang. Amen? Ito po ay wala ring kabuluhan. Amen? Walang kabuluhan. Ngunit, ang makapangyarihang power ng Diyos ay tunay na makapagbibigay ng buhay, nagbabalik ng pag-asa
upang magpatuloy ng may pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Amen? Ito po ang pinaka-the best na power. Ito po ay napakadakila dahil sa kabutihan at kapangyarihan na kayang gawin ng ating Panginoon. Amen? Ikalawa po. Ito po yung talagang palaging nasa puso natin. The power of Trinity involved in the resurrection. Amen? A. The power of the Son. Kung titignan po natin, pwede naman nating basahin sa John 10, 17 to 18. Ipinakita ng anak na kaya niyang ibigay ang lahat, pati buhay. Isuko, ipagkaloob upang lalong mahalin at ingatan tayo ng Diyos. Power of the Son. Diba? Tayong mga anak ay mayroon tayong kakayahan din na isuko, ibigay natin o sumunod doon sa utos ng ating mga magulang. Kasi kung hindi natin gagamitin ang kakayahan yan, ito ay wala rin kahinatnan. Power of the Son. Pangalawa, power of the Father. Ito po ang kakayahan ng Ama upang pangalagaan at matiyak ang kapakanan ng kanyang mga anak. Ang pagtiyak ng Panginoon kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan ng Diyos para sa atin at gaano kalaki ang pag-ibig at pagmamahal para sa anak niyang banal. Amen? Siyempre mga kapatid, tayo na yung mga banal na tayo ay mga banal na anak ng Diyos. Literacy. Power of the Holy Spirit. Romans chapter 1 verse 4. Pag ano po, pwede nyo na pong basahin niyan. Dahil gusto ng Diyos na papurihan natin siya mula sa ating puso, maging katulad ni Kristo Jesus na nag-alay ng buhay upang mayroong maligtas. Sino po yung maliligtas? Sinong naligtas? Tayo po. Sa pag-aalay ng buhay ni Jesus, ay tayo po ang maliligtas. At ang Espiritu, binigyan tayo ng buhay upang manampalataya kay Kristo. Ito'y magpapatunay ng angking almighty power ng buhay na Diyos. Amen? Napakasarap pong tignan ito, napakasarap pong damhin kung ano nga ba ang makapangyarihang lakas ng ating Diyos, ng ating Panginoon para sa ating lahat. Point number two. Resurrection is amazing power. Ito po ay ating mababasa doon sa verse 4 to 11. Kanina, nabasa na po natin ito. The power of Christ to save. Mga kapatid, at dito na po ang pagkakataon nating lahat upang makamtan natin ang kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Nais ko pong ipakita sa inyo kung gaano wholesome ang Panginoong Hesus para tayo'y maligtas sa kasalanan. Una po, His life, the perfection needed to save. Ibinigay ng Ama ang anak, ang buhay ng bugtong na anak para may maligtas. At ito'y naganap. Amen? Tayo po na mga magulang,
kaya ba natin ipagkaloob ang ating anak doon, ang buhay ng ating pamilya, ang ating anak doon sa kasalanan na hindi niya ginawa? Hindi po, di ba? Subalit ang Diyos, ipinigay niya ang buhay ng kanyang anak. His death, the payment needed to save. Binayaran ng kamatayan ni Jesus ang mga kasalanan hindi ginawa para may maligtas. Mga kapatid, kung ako'y may utang, ako'y may pagkakautang sa iba, tapos iba yung magbabayad, o kayo ang magbabayad, pwede ba yon? Hindi. Dapat kung ikaw ang umutang, ikaw ang magbabayad. Alam niyo po, dito, ipinapahiwatig lamang ng kabutihan ng ating Diyos na lahat po ng ating mga kasalanan, lahat po ng ating mga ginawang kamalian, lahat po ng ating pagsalangsang sa mundong ito, sa lahat ng tao, sa lahat ng ating nakakasalamuha na may buhay, lahat po yan ay binayaran ng kamatayan ng ating Panginoon. Eh? Wala tayong kayang ibayad doon sa mga kasalanan iyan. Bagkos, ang nagbayad po ay ang ating Panginoon. His resurrection, the power needed to save. Sa muling pagkabuhay ni Kristo, nasa atin ang tagumpay. Amen? Sa muling yung pagkabuhay, nasa atin ang tagumpay. Amen? Bakit ko po nasabi na nasa atin ang tagumpay? Kasi po, hindi po tayo ang nahirapan. Hindi po tayo ang pinarusahan. Hindi po tayo ang nahirapan. Kundi ang ating Panginoon. Lahat pong ito, life, death, resurrection, ay ito po ay sinasalamin po doon sa verse o talata ng John 3:16. Lahat po itong sinabi ko po sa inyo, nakapalob ito sa John 3:16. Amen? Sir, alam na nila ito. Pwede po bang i-plus lang natin yung sa John 3:16? John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Amen? Ito po yung ating pinagdidiwang. Ito po yung ating sineselebrate. Dahil tayo po ay tinubos ng ating Panginoon. Dahil tayo po ay mga makasalanang pinabanal ng ating Diyos. Amen? Istorya. Istorya, no? Hindi kwento. Istorya. May dumating. Guwapo, siyempre. Malinis ang katawan. Makinis. Walang kapintasan. Inosente. Subalit may nagkanulo. Dinakip. Pinarusahan. Pinako sa krus. Namatay. At ngayon, mayroong nakinabang. Napakaraming pinagdaanan ng Panginoon. Napakahirap ng proseso ng kanyang nilakaran.
Subalit, iba ang nakinabang. Sino po ang mga nakinabang? Tayo. Kayo. Ako. Ang nakinabang. Eh? Napakahirap po ito. Napakahirap po sa atin na ang magbabayad ng kasalanan ay iba. Subalit, hindi po ito naging mahirap sa Diyos upang ang ating mga kasalanan ay bayaran at tubusin tayo sa mga pagkakasalan ito. Amen? Doon po sa Exodus chapter 12 verse 13, bago po pahirapan o bago ibigay ang salot doon sa mga taga-Ehipto ng Diyos, ang nagsilbing protection po doon sa parusa ng mga nakatira doon ay pahit ng dugo. Doon sa hamba ng bahay. The Lord did not check who inside the house was worthy. He checked for the blood on the doorpost because none of us is worthy. Only the blood of Jesus can cover us. Only the blood of Jesus can cover us. Tayo pong lahat ay hindi worthy. Walang pakinabang, walang hindi mahalaga. Tinitiyak lang po ng Diyos na hindi niya tinitignan kung tayo ay mga banal o tayo ay mga makasalanan at hindi. Hindi niya po tinignan yun. Ang tinitignan niya ay kung paano tayo maproteksyonan, kung paano tayo maligtas. Amen? Sapagkat tutuparin ng Diyos ang bawat pangako upang mapangalagaan, matulungan, at magabayan ang kanyang anak na mananampalataya at nangangailangan. Eh? Ganito po, ito po ang karakter ng ating Panginoon. Gusto niya tayo po ay lumapit sa Kanya. Gusto niya tayo po ay magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Come to Christ in faith and find life. Hebrew, sign niyo po, Hebrew 7 verse 24. We were all spiritually dead. Even Ephesians chapter 2 verse 1. Lumapit ka sa Diyos nang may pananampalataya upang lubusan kang maligtas sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, sapagkat tayo'y nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Eh? Nahiwalay tayo. Dahil doon sa ating pagsalangsang, nahiwalay po tayo sa Diyos. Namatay tayo sa Espiritu. Napakahirap bumalik doon sa paglapit sa Diyos. Tayo mga tao ay napakahirap bumalik. Subalit sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ngayon ay kasama ng ating Ama na nasa langit. Amen? Namatay po tayo dahil sa pagsuway sa mga kasalanan nating ginawa. Umayon tayo sa masamang likha ng mundo. Hindi tayo nagpasakop sa Espiritu ng Diyos. Subalit, sa kagandahang loob ng Diyos, tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Wala tayong dapat magawa. Wala tayong dapat ipagmamalaki dahil tayo'y mga makasalanan.
Amen? Wala tayong dapat ipagmalaki. Wala kang ipagmamalaki. Dahil ikaw ay isang makasalanan. Dahil ang kaligtasang kaloob ng Diyos ay hindi sa pamamagitan ng sinuman tao. Hindi po sa pamamagitan ng sinuman tao. Ako'y makasalanan. Hindi naman kayang gawin ni pastora, pastor, na ako ay patawarin ng Diyos. Na siya ang sila ang mamamagitan para ako'y mapatawad, para ako'y bumalik sa kalooban ng Diyos. Amen. Hindi pwede ang kaligtasan ay pake. Hindi pwedeng ang kaligtasan ay pahabol doon sa isang tao. Kung isang tao ay nananalangin, sasabihin mo lang, kapatid, pwede mo ba akong ipagdasal para sa aking kaligtasan sa Diyos? Hindi po ibinibilin ang kaligtasan, kundi po tayo mismo ang gagawa. Tayo mismo ang mananalangin para sa ating kaligtasan. Doon natin itutuon sa pamamagitan ng ating Panginoon. Amen? Dapat, kung gusto mong maligtas, ang gawin mong tagapamagitan ang Panginoon. Amen? Alam ko po siguro medyo naiba ito. Kasi, di ba, mayroon tayong intercessory. Mayroon tayong Bible study. Minsan, nagpapadalanginan tayo. Ang ibig ko pong sabihin dito, mga kapatid, ang bawat panalangin ay ang na ating gagamitin ay ang panalangin na magbibigay sa kalooban ng Diyos sa atin. Ako po, sa aking pananalangin, ako po ay dumidirekta sa Diyos. Humihiling din ako ng panalangin sa iba. Subalit, ang gusto ko lang pong malaman natin na ang kaligtasan po natin ay makakamtan natin sa pamamagitan ng ating Panginoon. Amen? Sir, basahin po natin ang Ephesians chapter 2, verse 4 to 6. And then isunod na rin natin ang John 10, 28 verse 28 to 30. Sabi po dyan, "But because of His great love for us, God who is rich of mercy," man, rich of mercy, "made us alive with Christ even when we were dead in transgression. It is by grace you have been saved. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming age He might show the incomparable riches of His grace expressed in His kindness to us in Christ Jesus." Alam niyo po, ito po ang ibig kong sabihin. Tayo pong lahat ay pinagkalubuan ng kaligtasan at pinagkalubuan ng bagong buhay. Amen? John 10:28, sir.
Sabi po dyan, I give them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Alam niyo po, kung tayo po ay binigay na ng Panginoon sa ating Ama, wala na pong makakakuha sa atin, sa Kanya. Hindi niya na po tayo ipagkakalob. Hindi na po niya tayo ibibigay. Ibig sabihin, hindi niya po tayo pababayaan. Anuman po ang dadarnasin natin, anuman po ang hirap na pagdadaanan natin, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Hindi na po tayo ibibigay sa iba. Dahil hawak niya po tayo. Hawak na po tayo. Kaya mga kapatid, tayo rin po ay humawak, kumapit sa Ama na ating Panginoon. Amen? Point number 3. Resurrection is available. Power. Verse 12. God has made resurrection power for us. Are you tempted? Claim resurrection power. Kung tayo po ay natitempt, kung tayo po ay may gustong makamtan, makuha, pero hindi po natin kaya, huwag po natin ipilit. I-claim po natin ang resurrection power. Isipin po natin na pag hindi natin nakuha ang mga bagay na ito ngayon, ay mayroong pag-asa na makukuha mo sa susunod na panahon. Mayroong makukuha mo ito dahil mayroong muling pagkabuhay. Mayroong resurrection power. Are you depressed? Claim resurrection power. Sa panahong ito, marami po ang nangyayari sa atin. Marami po ang mga pamilya na nahihirapan. Maraming nadidepress. Maraming nawawala ng pag-asa. Maraming nawawala ng kabuhayan. Maraming nawawala ng... Maalala ko yung kay Pastor Dex. Nung nag-meeting kami, sabi niya, na-COVID daw yung pananampalataya. Nawala. Pero, dahil ngayon ay nagkaroon ng muling pagkabuhay, tinitiyak ko, tinitiyak po natin, tinitiyak ng bawat isa sa atin na mayroon pag-asa. Manunumbalik ang lahat ng mga nawala sa atin. Amen? Are you defeated? Claim resurrection power. Ito po, kapag po tayo ay natatalo o naiisantabi, nadidefeat po tayo, yung wala na tayong lakas dahil doon sa panglulupaypay natin kapag tayo ay nawawala ng pag-asa. Parang hindi na natin kaya. Hirap na tayo. Nawawalan tayo ng resources sa buhay. I-claim niyo po. Claim resurrection power. Mayroong pag-asa pa rin. May mga pag-asa na pinagkakaloob ng ating Diyos. Bubuksan niya yung mga kaliwanagan, bubuksan niya ang mga pintuan para sa atin upang mabigyan po tayo ng pag-asa. Naalala ko yung mga dreams na ating gustong makamit. Napakatagal, diba? Napakatagal makamtan. Parang iniisip po natin, wala na itong patutunguhan. Isipin po natin na mayroong pag-asa. Dahil po sa
muling pagkabuhay ni Kristo, lahat po ay may pag-asa. There is hope for us. Because Jesus is alive. Resurrection power makes it possible. Our living Lord will keep those who say, yun, mga kapatid. Ang buhay na Diyos, ang buhay na Panginoon, ay iniingatan niya, inaayos niya, sinasaalang-alang niya ang kapakanan ng kanyang mga tinubos. We are celebrate for the grace of God. Kailangan po natin ito celebrate dahil mayroong grasya ang ating Panginoon. Dahil iniingatan ng Panginoon, yaong mga makasalanang iniligtas sa pagkapako sa krus at ang kanyang kamatayan. Kailangan nating lubos na magalak, magdiwang at muling balikan ang pagmamahal at pagkakaroon ng bagong pag-asa mula sa Diyos. Sa kanyang biyaya at habag, mayroon po tayong makakamtan. Iyan po ang kalooban ng ating Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos para sa atin. Ang kanyang pag-ibig ay napakalaki. Hindi po tayo dapat nagkukulang. Hindi po tayo dapat mawalan ng pag-asa. Ang muling pagkabuhay bukod sa bisa ng panalangin ay kapangyarihang pinakadakila sa lahat ng kapangyarihan sa mundo. Pinakadakila sa lahat ng kapangyarihan sa mundo. Ang muling pagkabuhay ay may kakayahang magbigay buhay sa mga patay. Naalala ko po ito nung mayroon akong pinuntahan na ng mga nangangaral sa isang lugar. Ito po yung na-topic na ang Diyos ay bumubuhay ng patay. Sabi nung isa doon sa pastor, "Pastor, di ba sabi nyo, ang Diyos nyo ay bumubuhay ng mga patay at kayo ay isang pastor at nangangahulugan na kayo ay marunong din bumuhay ng mga patay." Sabi nung pastor, "Sige, magpakamatay ka muna bago kita buhayin." Diba? Kasi hindi naintindihan kung ano yon. Ang binuhay po sa atin ay ang ating espiritu, ang ating kaluluwa. Ang binuhay po sa atin, ang ibig sabihin, ay binigyan po tayo ng pag-asa. Ang espiritu po ay si Kristo. Amen. Kung wala ka kay Kristo, wala kang buhay. Hindi po tayo kailangan dumipende doon sa dextrose, doon sa oxygen. Hindi po natin doon dapat dumipende. Kapag tayo ay nahirapan huminga, kailangan natin ng oxygen. Si tatay may oxygen, pero ang oxygen na 'yon ay kinasian ng Diyos. Dahil unang-una, ang kanilang pananampalataya, ang pananampalatayang ito, ang pagtitiwalang ito sa Diyos, ang pananalig ito sa Diyos ay siyang nagbigay ng buhay sa kanila. At siya rin ang magbibigay ng buhay sa atin. Di ba mayroon akong nabasa sa Facebook na yung matanda, yung mayroong daladalang orasan.
Tapos pumunta siya sa doktor. Binigyan siya ng oxygen. Ilang oras lang. Tapos pagkatapos nung binigyan siya ng bill. Napakalaki. Umiiyak yung matanda. Tinanong siya ng doktor kung kaya niya itong bayaran. Hindi, kung hindi niya kayang bayaran, ay yung doktor na yung magbabayad. Ngunit, sumagot yung matanda. Sabi niya, hindi ako umiiyak dahil sa laki ng babayaran. Dahil kaya kong bayaran yan, gaano siya kalaki. Umiiyak ako dahil sa edad kong ito, sa 96 years ako, libre ang hangin bumuhay sa akin. Pasalamatan po natin ang Diyos dahil lahat ay libre. Lahat ay binigay. Lahat ay pinagkaloob na libre. Amen? Ang muling pagkabuhay ay saligan ng tagumpay ng mga mananampalataya. Amen? Tayo mga matagumpay. Tayo napagtagumpayan na natin ang lahat ng mga problema natin. Napagtagumpayan na natin ang mga bagay na nakakasira sa atin. Maraming mahirap sa buhay natin, sa loob ng buhay natin, tulad po ng ating pagpapaaral sa ating mga anak. Ang mga pang-araw-araw nating pangangailangan, ang araw-araw nating kinakain. Kung iisipin natin, napakahirap na hanapin. Subalit itong lahat po ay ating napagtatagumpayan. Andito po tayo ngayon. Nagpupuri. Nagpapasalamat sa Diyos. Tahimik lahat. Pero alam niyo, gusto ko yan eh. So, yung tahimik kasi nakikinig. Kahit minsan lang pumalakpak pagtapos na ako, yan ay pinaka-the best sa akin. Alam niyo kung bakit? Ang Panginoon, nung habang nagsasalita siya, lahat tahimik. Diba? Nung pag nangangaral ang Panginoon, lahat tahimik. Bakit tahimik sila? Dahil nararamdaman nila kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Amen? Kahit ako, nararamdaman ko ngayon kung ano ang nasa puso nyo. Alam kong nag-uumapaw kayo ng kasiyahan. Nag-uumapaw kayo ng kagalakan. Dahil muli tayong nagkaroon ng pag-asa. Dahil nagkaroon tayong muli ng panibagong buhay. Ano ba? Ang muling pagkabuhay, ang batong matibay ng tunay ng mga Kristiyano. Amen. Ang muling pagkabuhay ay isang batong matibay ng mga Kristiyano. Mga kapatid, bilang isang Kristiyano, huwag mo nang basagin ang batong yan. Lalo mong pagtibay ang batong yan. Dahil ang bato na hawak mo ngayon ay siya rin magbibigay ng proteksyon sa iyo. Ay siya rin magbibigay ng pag-asa sa iyo. Matagal pang oras. Isa pang istorya. Marami. Mayroong alahero. Habang naglalakad siya sa labas,
ay may nakita siyang isang bato. Napakadumi ng bato na yun. Sinisipa-sipa na nga ngayon. Sige, sipa dito, sipa doon. Ngunit kinuha niya yung bato. Pag-uwi niya ng bahay, inugasan niya yung bato. Tapos, napakahirap tanggalin. Tapos, habang lumilipas ang oras, hinugasan niya yung bato. Tuwan-tuwa siya. Sabi niya, napakaganda dito. Napakaganda, napakaganda. Sabi niya. Sa susunod na araw na naman, kasi binababaran niya yun. Hinugasan niya ulit. Tapos, wow, napakaganda ito. Kailangan ko itong dapat ayusin. Kailangan kong dapat itong alagaan. Sabi niya. Sumunod na araw naman, nakita niya, wow, sabi niya, napakaganda talaga, napakaganda, napakaganda. Yun ang palagi niyang sinasabi. Doon sa bato. Hanggang ito ay kuminang. Hanggang ito ay malinis. Alam niyo po ang ibig kong sabihin, mga bato. Ang mga batong ito ngayon, ang mga batong yan ay tayo. Tayo'y pinulot na marumi, tayo'y kinuha na makasalanan, tayo'y dinampot upang hindi na mahirapan pa. Nilinis tayo ng Diyos. Hinugasan niya tayo. Inalagaan niya tayo. At ngayon, tayo ay malinis na. At ngayon, tayo ay inaalagaan niya. At ngayon, tayo ay nakikinabang sa mga kaloob niya. At ngayon, tayong lahat ay guwapo at maganda. Sa paningin ng Diyos. Sabi ko na nga ba, makukuha ko rin eh. Diba? Tayo ay ano? Tayo ay gem. Yung pinaka mamahaling perlas ngayon. Tayo po ang mamahaling perlas sa paningin ng Diyos. Dahil andyan sa puso niyo, puso nila, puso ko, ang pag-ibig na ibinigay ng ating Panginoong Diyos na buhay. Amen? Mga kapatid, advance pa yun. Sige, okay lang. Dalangin ko po, nais ko pong ipahiwatig sa inyo. Na ang kapangyarihan ito, ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay, nawa ang gumabay sa atin upang huwag nang magkasala. Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ay dapat yun ang gawin nating gabay para hindi na magkasala. Alam ko na hindi tayo perpekto. Alam ko po na hindi tayo hindi natin madaling gawin na ubiwas sa kasalanan. Subalit, kailangan din natin isipin na mayroon tayong Diyos. Kapag may Diyos ka, napakasarap ng buhay mo. Dahil kahit nahihirapan ka, at may Diyos ka, napakadali ang gawain mo. Mayroon pong isang pamilya dito, gusto ko lang po ipahiwatig sa inyo. Ang layo ng pinupuntahan nila. Ang layo ng lugar. Diba? Montalban. Mag-asawa, yung isa, pahingal-hingal pa. Ha? Dahil doon sa may nararamdaman. Pero alam nyo mga kapatid,
dahil doon sa paglilingkod sa Diyos, ay hindi po sila napapagod. Mayroon pa rin. Mayroon din mag-asawa. Yung isa minsan naglalakad, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, ganun, 1-2. Pero, mga kapatid, ang pananampalataya nila at ang pagtitiwala nila ay hindi nababawasan. Buong-buo. At ngayon, andito tayo sa napakagandang simbahan ng Diyos. Amen? Kasi, alam niyo po, napupuno ako doon sa kwento nito, mayroon pang oras, no? Dahil, nakikita ko, nararamdaman ko, kahit doon sa mga kapastoran, Pastor Elmo, Pastor Jay, Pastor Digar, Pastor Boyet, Pastor Abet, Pastor Anita, lahat. Nakikita ko, nararamdaman ko rin kung ano yung nararamdaman nila. Kahit anong hirap, basta naglilingkod ka sa Diyos, kahit ano, napaka, yung malaki yung struggle, yung hindi ka na, habang gusto mong pumunta, gusto mong gumawa para sa Panginoon, ay mayroong humihila sa'yo. Hinihila ka niyan. Sister Opie, diba? May humihila sa'yo. Subalit, dahil may Diyos ka, dahil may Panginoon ka, dahil gusto mong maglingkod sa Diyos, dahil gusto mong makamtan ang buhay at bagong buhay na ibinigay ng Panginoon, ay magpapatuloy ka. Amen? Magpatuloy po tayo, mga kapatid. Isa pa. Dugtungan ko lang. Naalala ko po kasi yung church na ito nung nasa baba pa kami, no? Kami nila pastor sa atin. Ang poste niya, mga ano lang yan, mga bakal-bakal. Tapos may pader, may mga kortina pa nga yan eh. Kortina dito, kortina doon, ganda likod, yung kortina! Iba-ibang kulay. Iba-ibang kulay yan. Subalit ang palaging sinasabi ni Pastora, manalangin tayo. Panalangin natin na mabuo ang church na ito at lumaki yung school. Eh? Sarap, di ba? Ito po ang ibig ko pong sabihin. May namatay, may nagbigay ng buhay, may namatay, may nabuhay, at ngayon, tayong nakinabang. Amen? Tayo ngayon ang nakikinabang. Di ba? Oh, sarap ng buhay. Ito yung sinasabi ko na ipinagkaloob ng Diyos sa atin bilang murtar. Dito pa lang, ibinigay na ng Diyos ito. Malamig, maliwanag, naka-tiles pa. Malamig. God is awesome. God is alive. God is always on us. Amen? Sige po. Sa aking pagtatapos, naalala ko pa nga, kami ni tatay dito. Ano yan? Minsan nag-aaway kami ni tatay eh. Pero off the, ano lang yan. Kasi yung gusto niya, ganito. Gusto ko ganito. Sa akin naman eh, siyempre ako yung gumagawa eh. Di, ako gusto ko ganito. Pero sabi ni Pastora, pagpasinsyahan mo na, tumatanda na, sabi, Daddy, sabi niya. Pero alam niyo po, kaya hindi, pag palagi akong nasa taas, ay palagi kong nababanggit
si tatay at si kapastora, kasi po sila rin, sila po ang pamilyang ito ang siyang humubog sa akin. Sila po ang ginamit ng Diyos para ako ay mabuhay. Amen? Ang ibig ko pong sabihin, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay sila rin po ang pag-asa. Bawat isa sa atin, gamitin nating pag-asa ang mga tao na nagbibigay sa atin ng payo. Ang mga taong nagbibigay ng mentor sa atin. Ang mga tao na nagbibigay ng kaliwanagan sa ating buhay. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa Diyos. Amen? Sa conclusion ko po, ito lang. Take note po ito, no? Trust the one with resurrection power to save you. Ayun pala. Claim resurrection power to live for Him. Amen? At gusto ko pong anyayahan yung mga nagpapaningning ng ating stage, no? Yung kanina nakikita ko, talagang nagliliwanag eh. Nakakasilaw sila doon sa harapan, sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa ating lahat. Oo nga. Sa susunod yung mga kalalakihan. Tayo po ay kumanta ng pagdiriwang. Ipagdiwang po natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon.
Diba, napakasarap po ng celebrate ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Manalangin po tayo. Almighty God, who through your only begotten Son, Jesus Christ, overcame death and opened to us the gate of everlasting life, grant that we who celebrate with joy the day of the Lord's resurrection may be raised from the death, seen by the life-giving Spirit. Through Jesus Christ, our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. God bless po sa ating lahat. My delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh,